Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 14, 2023, Biyernes ng ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. At ngayon din po ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Camillo ng Lilis, isang pari. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ng Genesis chapter 46 verses 1 to 7 and verses 28 to 30. Noong mga araw na iyon, lumakad si Israel, dala ang kanyang ari-arian. Pagdating sa Beersheba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. "Jacob, Jacob, nakikinig po ako," tugon niya. "Ako ang Diyos ng iyong ama," wika sa kanya. "Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik na muli rito. Nasa piling mo si Jose pag ikaw ay namatay." Mula sa Beersheba, naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karitong ipinadala ng Faraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang mga hayop at ari-arian nila sa Kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. At si Juda ay sinugo ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Gosen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi naman ni Israel, "Ngayon, handa na akong mamatay pagkat nakita na kitang buhay." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Binabati po namin binabati natin ang lahat ng mga miyembro ng St. Camillo's de Lilis, ang kanila pong kongregasyon. Ang namamahala po ang kanilang karisma ay sa mga may sakit, no, sa mga ospital. Sa ating pong kwento ngayon, no, ito yung masayang tagpo, no, para bang sinasabi nating may happy ending talaga, no, hindi laging ang kwento ng buhay ay hindi nagtatapos dapat sa isang mapait na pangyayari kundi sa isang happy ending, no. At dito nga po ay nakita na muli, no, si Jose at ang kanyang pamilya, lalo tigit si Jacob. Muli, no, si Jacob at yung pangalang Israel ay iisa. Bagamat, no, nag-alinlangan pa si Jacob na pumunta sa Ehipto, pero dahil nga sa mensahe ng Diyos ay sumunod si Jacob para pumunta. At sinabi nga na huwag matakot na pumunta sa Ehipto dahil doon ay pararamihin pa ang kanyang lahi. No? Ito nga yung sana, no, magandang tagpo. No? Yung, imagine ninyo na lang po yung pagtatagpo at kung gaano kasaya silang lahat. Lalo tigit itong mag-ama, no, si Jose at si Jacob na muli nagkita. At sabi nga ni Jacob, no, handa na siyang mamatay dahil nakita niya na nabuhay ang kanyang anak. Kaya huwag tayong mawawalan ng pag-asa na isang araw ay magkikita-kita din, no, ang mga nagkahiwalay, ang mga pinaghiwalay ng mga pangyayari, ng mga karanasan. Isang araw ay basta magtiwala lang sa Diyos. At huwag na bibitiw, no? Minsan kasi yung mga karanasan natin, kapag hindi natin napoproseso ng tama at hindi natin ito, kumbaga, naiuugnay, no, sa plano ng Diyos, inananatili tayo sa sama ng loob, inananatili tayo sa away-away o kalimutan, no? Minsan talagang umaabot sa punto na nagkakalimutan na tayo. Pero sadya pong may plano ang Diyos. No? Tandaan niyo po yan. Kung bakit mo naranasan niyang paghihirap,
Yung kung ano man yan, no? Maraming kwento, paano ka nakasurvive, na makapag-aral, paano ka minsan iniwan ng magulang at hindi mo alam kung anong mangyayari, pero kung titingnan mo ngayon, ang buhay mo ay masagana. Kung dati walang-wala, pero ngayon, ikaw ngayon ang nakakatulong o tumutulong sa mga nangangailangan, dahil nga alam mo yung karanasan na ganun. So kung isa sa puso't isip lang natin yan, no, na hindi lahat ng pangit na pangyayari o karanasan ay parusa o kaya naman ay pagpapabaya ng Diyos, hindi, no, kundi kahit anong pangit ng karanasan natin, anong pait o sakit na ating pong dala-dala sa ating pong mga katawan, kahit ang mga peklat, mga latay, yan po ay nawa ngayon sa puntong ito ng buhay natin, maituring natin na isang biyaya at pagpapala ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.